Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Ngayon, araw na to ay marami akong trabaho. Malaki yung ibag ko. May mga bisita kami kagabi. 2 o'clock na nagsialisan yung mga bisita. 3 a.m. ako natulog. Gumising ako nung maaga. So parang tumataba yung mga ibag ko. Tumataba talaga. So, ngayong araw na to guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng cabbage roll. Ng ganito. Yung cabbage na malalaki. Ang ginamit ko ay repolyo, yung malalaking repolyo. Pero, inalis ko ito isa-isa. Ganyan. Naalis-alis ko siya isa-isa. Tapos, ito, pinakuluan ko siya. Kaya naging ganito malambot na. Kaya naging ganito malambot. Ayan. Para madaling ibalot. Pero ang ipapakita ko muna sa inyo ngayon is yung pagbalot. Sa next na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng filling. Yung parang ganito. Ayan. Yellow rice. Pero ang ginagamit ko dito is Egyptian rice. Egyptian rice to guys. Egyptian rice to. Pero kasi may nag-order ng pagkain para sa mamayang gabi. Kaya pre-prepare ko na to ngayon. Babalutin ko na ngayon kasi dating meron na akong na-prepare na ganito. So, balot na lang muna ang gawin ko. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng Egyptian rice na inilalagay sa cabbage roll. Sa cabbage roll. Yan, ipapakita ko next time. Kasi may extra na ako dito. Para mamayang gabi to, may mga order akong pagkain para sa... Ewan ko kung sino yung mag-order sa amo ko, pero ako yung magluluto. Ako yung mag-prepare. Business kung baga. May extra income. Why not na hindi ko gawin pag extra money, diba? So guys, mag-uumpisa na ako ngayon. Ganito yan. Halimbawa malaki, tapos alisin yung matigas dito. At alisin yung matigas dito. Ika-cut mo siya ng knife. Diretso yan. Ang kukunin mo lang guys is yung malambot na partes ng ano ng repolyo. Ito malambot lang siya. Yan. Pagkuha ka ng isang kutsarang Egyptian rice na ginawa mo na to na may mga panpalasa, mga spices, may mga lahat-lahat na nandito. Next time ipapakita ko sa inyo. So, ilalagay mo dito. Yan. Kasi pang ano to eh, order to ng mga tao. Kaya naman gandahan konti. So, iro-roll natin siya ng konti. Hihiwain dyan. Tapos, hihiwain din niya. Ganito yung kalalabasan niya. Ganito yung kalalabasan, guys. Huwag mo nang sarahan. Okay lang, hindi po masarahan, ma-close dito sa side by side niya. Kasi lulutuin mo naman sa, lulutuin ko ito sa oven. Yan siya, guys. Ganito siya. Ganito magiging itsura ng cabbage roll. Tapos ilalagay ko dito guys sa my fire, sa my ano ko. Paglagyan ko dito. Yan, ilalagay ko dito. Yan. Balot lang ako. So next, sa susunod ganun na naman. Uulitin mo lang, magbalot ka lang. Magbalot lang ng lagyan mo ng isang kutsara. Yan. Pero may mga tao namang ayaw nila yung matataba na cabbage roll. Gusto nila yung mga parang maliliit lang kasi itong cabbage roll, ang tawag nila dito sa Saudi malfouf. Ang tawag nila dito sa Saudi Arabia ay malfouf. Yung crumb, ang tinatawag nilang crumb. Yan. Ganun na naman ulit. Yan. Alisin ko yung matigas na partes. Ito po yung lagyan ng kanin.
Although, masarap to guys, pero madaming trabaho. Talagang madaming trabaho. Hindi siya yung madali ang trabaho. Talagang inuusisa mo yung trabaho nito kasi lulutuin mo yung kanin, yung Egyptian rice lulutuin mo. Lulutuin mo, papakulan mo yung cabbage. Iro-roll mo, lulutuin mo na naman ulit sa oven. Kaya hindi siya yung mabilisang trabaho. Pero mga 15 pieces yung order sa mga 50 pieces yung order mamayang gabi. So kailangan kong gumawa ng 50 pieces kasi yun ang order ng tumawag. Kasi guys, dito sa akin luto lang talaga yung madami kong ginagawa dito. Tumatanggap kasi kami ng mga pagkain, nag-o-order ng mga tao. Extra income namin ng amo ko yan. Although meron akong ano doon, may 10% akong income sa amo ko besides sa sahod ko. Yan, gawin lang natin itong malfouf na sinasabi nilang chrome. Itong ginagawa ko, paborito to ng mga Arabo. Hindi po to nawawala sa okasyon nila. Gustong-gusto nila yung mga ganito. Mga red anab, mahashi, kusa, yung mga paborito nila. Lagi nilang kinakain nila. Hindi nawawala sa mga handaan nila, sa mga kasalan. Yan, mga azima-azima nila. Hindi nawawala yan. Paborito nila to eh. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya guys kung paano magbalot ng warik anab. Kasi meron din ako mamayang gabi. Meron din akong order mamayang gabi. Kaya tapusin ko muna itong malfouf, cabbage roll. Then ipapakita ko sa inyo kung paano magbalot ng warik anab. Next time ko na lang ipapakita sa inyo yung pagluto ng filling ng Egyptian rice. Karami-rami na ako. Malaki talaga yung ibag ko ng araw na to. Ulang ako sa tulog. 2 a.m. na umalis yung mga bisita. 3 a.m. ako nagpahinga. Ang dami pang kalat. So, mahirap talagang makispag sa palaran dito sa ibang bansa. Lalo na dito sa partes ng Middle East. Kulang na kulang ka talaga sa tulog. Pero, kinakaya naman. Kinakaya pa. Lalo na kung mahilig magbisita yung mga amo. Talagang kalaban mo yung pupuyat dito sa Middle East. Pero, thank God, mababait naman kasi yung mga amo ko eh. Mababait sila. Wala rin akong masabi. Almost, six and a half year na ako dito sa mga amo ko, guys. So, tuloy lang natin siya. Kung may tiyaga, sabi nga nila, kung may tiyaga, may tilaga, di ba? Yan. Yun ang iniisip lagi ng mga OFW. Sa mga kapwa ko OFW dito sa Middle East, kung ano yung, just comment down below kung ano yung gusto nyong matutunang luto ng Arab dito sa Middle East. Ipapakita ko po sa inyo. Sasabihin ko po sa inyo. Ipapakita ko kung paano gumawa. Kasi, hindi naman almost. Alam ko na yung mga pagkain dito. Lahat, siguro naman, alam ko na yung mga pagkain ditong lutuin. So, yung mga kapwa ko, OFW dito sa Middle East, kung may gusto kayong mga lutuin dito at gusto nyong matutunan, just comment down below to my YouTube video at i-upload ko po sa inyo kung paano gumawa, kung ano po yung mga kailangan, mga ingredients.
Yun po. Kasi natuto lang naman ako sa amo ko eh. Kasi mahilig talaga kami magluto. Dalawa kami mahilig magluto. So, tsaka kung talagang interesado ka sa pagluluto dito sa mga pagkain nila, madali mong matutunan. Madali lang. Pero pag hindi ka interesado, talagang sasabihin mo, mafi malum, ganun lang. So, itong kinalalagyan ko ngayon, ito yung ano, dirty kitchen namin. Hindi ito yung bahay. Nakaseparate kasi yung bahay dito sa kusina. Kaya, hindi naaamo yung pagkain doon sa loob ng bahay. Malayo konti. Kaya dito ako lagi nagluluto. Kung may mga marami kaming mga order na pagkain, marami kaming lulutuin. Kasi mahilig magbisita talaga itong mga amo ko. Mahilig sila sa luto, sa pagkain. Hindi binibili sa labas ng pagkain. Lalong-lalong na ngayon yung natatakot sila kumain ng mga pagkain sa labas kasi yung paghawak-hawak ng mga restaurant, nag-iingat. Kaya laging pagkain nila lutong bahay. So guys, kino-continue ko lang itong paggawa ko. Na to. Ipapakita ko sa inyo mamaya guys pag ano, kung paano ko ito nilagay sa loob ng pan na to, kung paano ko siya inarrange sa loob ng ano, para hindi siya magbukas. Next time ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng sauce, yung parang ano siya, base ng paano lutuin ko. Kasi ngayon balutin ko lang to kasi for ready for tonight may yung order na to kasi 9:30 to 10 pipick upin to mamayang gabi. Anong oras na ngayon dito? Magto 12 na. Kaya balutin ko na lang muna tapos pakita ko sa inyo rin paano magbalot ganyan. Susunod na lang yung iba kasi yung talagang ipapakita ko kung paano magluto ng feeling ng mga anab, mga mahashi, lahat yan ipapakita ko sa inyo guys. So ngayon i-ano ko naman to ngayon guys, ititigil ko to kasi ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pagbalot ng warek anab. Yung tinatawag nilang warek anab dito is yung grape leaves. Yung grape leaves. Yung ganito. Yung ganito. Or yung ganito. Grape leaf. Dahon po to ng ubas. Yan. Dahon ng ubas. Papakita ko po sa inyo kung paano magbalot nito. Yan. Tapusin ko lang muna itong isa. Tapos ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Yung mga palang cake ko kagabi at saka mga basbusa ko, walang natira guys, kinain lahat, as in kinain lahat ng bisita. Ayan, tapusin ko na lang muna itong isa. Wala silang tinara sa amin, tatlo kaming katulong dito, pero maraming pagkain kasi yung sweet lang talaga yung inubos nila, talagang inubos nila lahat yung mga sweet kagabi na linuto ko kagabi, walang natira. Tuloy ko lang. Pasensya na kayo guys, malaki yung eyebag ko. Kuya, kulang ako sa tulog. Lumalaki talaga yung eyebag ko. At walang kaayos-ayos yung pagmumukha ko. Pasensya na kayo.
So, ititigil ko muna tong roll ko, tong cabbage roll ko. Papakita ko po sa inyo kung paano ko to. Ganyan. Nilalagyan ko siya ng repolyo, guys, dito sa ano na tinadtad ko kasi para hindi siya dumikit. Pag maluto to, madali lang ano, alisin isa-isa. Tingnan nyo, guys, ha? Ayan, ganyan ko. Sinalansan ko siya ng maganda. Pupunuin ko yan, pero ititigil ko muna kasi ipapakita ko sa inyo ngayon yung pagbalot ng warik anag. Next time na vlog ko, guys, ipapakita ko sa inyo one by one kung paano gawin ang lahat ng bawat isa sa mga warik anab, mahashi, kusa, mahashi bijinjan, kusa, filfil, chrome. Ipapakita ko sa inyo sa mga nakaka-relate lang dito, yung mga nandito sa Middle East, kasi alam nila kung ano yung klase ng pagkain na yon. Mga pagkain na yon, nakaalam nila yon. At saka, guys, hindi ako naman fluent na magsalita ng Arabic, pero naiintindihan ko yung mga Arabic nila, yung mga kung anong-anong salita dito, pero hindi ako marunong magsulat. Yun lang. Ito ngayon, umumpisahan ko yung warik anab na tinatawag nila. Ito yung warik anab. Yan, grape leaves. Yan siya. Grape leaves siya. Grape leaves. Yan. Isang garapon yung babalutin ko. Pero nang nasa loob yun, ganito siya. Ganito siya, guys. Yes, ganito siya. Pero, yung iba, wala silang paglagyan na parang ganito. Ako kasi ito yung maraming umu-order sa amin. Kaya meron akong lutuan na lagayan ng ganito. Pag may ganito ka kasi, hindi na yung pag nasalansang mo dito sa loob, pag nalagay mo lahat dito sa loob yan, isa-isa, maganda. Ipinag-ano mo, parang cake rin yan eh. Na nilalagay mo isa-isa sa loob. Hindi na yan magbubukas, guys. Hindi na lalabas yung kanin niya. Pakuluan mo na lang. Ang ginagamit kong pagpakulo dito, ginagamitan ko siya ng pressure cooker. Kasi yung pressure cooker, 30 minutes, tapos na. Pero sa normal na mga kaldero, kaserola, linuluto ko yan, guys, ng 3 hours to 4 hours. 3 hours to 4 hours in a low fire talaga siya. Kasi dapat itong kanin na ganito, yung sinasabi kong Egyptian rice, parang malambot na malambot yan pag naluto. So, ito yung lalagyan ko ngayon. Pag wala naman kayong ano, guys, pag wala kayong ganito, at ang gagamitin nyo ay yung normal lang na kaserola o kaldero. Yan. Pero dapat mayroon kayong ganito. Yung ganito. Kasi, pag ilagay mo sa loob ng kaldero yung mga warik anab na tinatawag namin dito sa Middle East na warik anab na binalot namin ng grape leaves. Ay, ano yung nangyari sa mukha ko? Dapat patungan mo siya ng mabigat. Kasi pag hindi mo pinatungan ng mabigat, magbukas yan, mga guys. Magbubukas yan. Tapos lalabas yung mga kanin. Although maraming may mga nagtanong na rin sa akin, mga kakilala ko, kung bakit daw pag sila yung nagluto, lumalabas, lalo-lalo yung mga namimit ko, mga kapwa ko OFW, kapwa ko Sakala, na mga ibang lahi, mga Ethiopia, mga kung ano-ano, kasi tinatanong nila, bakit daw yung gawa ko hindi lumabas yung kanin. Eh, kasi gumagamit ako ng ganito, mabigat to, guys. Pinapatong ko to sa loob ng kaldero para i-press ko na ganyan para hindi siya magbukas. Tips lang to, guys, sa mga marunong gumawa ng mga warik anab, mga kabeba na tinatawag dito. Gumamit kayo ng ganito or yung mabigat na pinggan na ipatong nyo sa ibabaw kasi hindi yun magbubukas. Pag hindi nyo linagyan ng mabigat sa ibabaw, sigurado, guys, lalabas lahat yung inilagay nyo sa loob ng grape leaves. Yun lang, guys. Ganito dapat meron kayo, ganito. Oh,
or meron kayong ganito. Kasi mas safe na ginagusto kong gamitin ito kasi bago lang to na binili rin ng amo ko. Or ewan ko kung sino nagbigay sa kanya, regalo yata. So, umpisahan ko na guys yung pagawa ko ng reviews. Kumuha ka ng isang malaking, ano, yung maganda. Again, kukuha ka ng isang kutsarang, ganyan. Yan, isang kutsarang filling. Yan guys. Pero, natatiming kasi yung paggawa dito eh. Ibalot mo ng ganon. Sarahan mo. Yung mga Ilocano nakakarelit dito, kaslag bungon ti binungon. Yan. Agitay agbungbungon jay barbaryo agbinungon ti didikot kas jay. Oh, tingnan nyo guys. Ilocano kasi ako guys. Oh, pure na pure. Ah, tingnan nyo guys. Mga kapwa ko FW dito sa Saudi. Tingnan nyo kung paano gumawa ng magandang warikanib na hindi siya bumubukas pag niluluto. Kasi mostly talaga, pag hindi ka marunong, pagbukas mo ng kaldero mo, lahat ng kanin lalabas na yan. Lahat ng nilagay mo yan sa loob mo. Tapos ilalagay ko siya guys dito. Kung ano ko siya lalagay. Parang, alam mo yung parang agkupkupitin ka tilupot, kasi chay. Kaya, gandahan mo rin yung paglagay mo yun sa loob. Para naman maganda yung kinalabasan. Ganon. Yan guys. Ituloy ko lang. Madaldal ako guys. Pasensya na kayo. Yan. Ulitin ko. Yan. Kaslag bungon ti binungon. Ay. Kaslag binungon. Ay. Kaslag bungon ti dikot ko na kuma. Yan ito. Yan guys. Dapat kasi pag gumawa ka ng ganito, talagang sisiguraduhin mo walang kalalabasan yung kanin. Yan. Kasi na-try ko na lahat sa totoo lang guys. Na-try ko yung mga ano dito sa Saudi, yung mga ano ba, yung mga company ng mga ganitong grape leaves. Na-try ko na lahat 'yan guys. Kaya alam ko yung ano, alam ko yung magandang dahon ng grape leaves na maganda. Either gumagamit ako ng ganito, yung Frisco, yung pangalan niya is Frisco, or isa pa, yung ginagamit ko rin yung malambot yung dahon, yung Orlando. Frisco at Orlando lang ang gamit ko, guys. Kaya sinabihan ko talaga yung amo ko, wag na wag siyang bibili ng kahit anong brand. Dalawa lang yung gusto kong gamitin. Kasi, pag maganda yung kinalabasan, walang stress. Pag hindi maganda yung kinalabasan, ma-stress ka kasi. Ma-stress ako. Ako yung ma-stress. Kasi guys, hindi naman libre itong mga ginagawa ko. Binabayaran ng tao. Kaya, dapat din maganda yung pagkakagawa. Kasi nag-i-effort ako dito para sa 10% ko sa amo ko kung may nag-order ng pagkain. So, ginagandahan ko rin yung trabaho ko. Why not na hindi ko gawin na mag-extra magluto-luto? At least, may kita rin ako rin, guys. Kaya kahit anong trabaho, maraming trabaho, pagod, puyat, kayang tiisin yan, guys. Basta meron tayong benefits na tinatawag nilang benefit. Kasi hindi naman tayo magpapapakapagod kung wala tayong kita, di ba? Kaya magiging practical lang sa buhay. Kung may opportunity ka na may income ka sa iba, why not na hindi natin gawin, di ba? Talagang gagawin ko yun, alang-alang sa pamilya ko sa Pilipinas na nagsasakripisyo rin ako dito sa ibang bansa para makapag-ipon, makapag-pundar. Ganun guys. Parang naiiyak ako. Pero totoo, nagpapakatotoo lang po ako. Sa lahat ng mga sinasabi ko dito ngayon, totoong-totoo to guys. Hindi ako nagtatrabaho dito na kunwari nagluto-luto. May kita ako sa totoo, may kita ako dito sa amo ko. 10% ang kita ko sa kanya bawat luto ko. Bawat kung may mag-order. Yan. Totoo to guys.
iba rin yung sahod ko buwan-buwan. Ganun. Pero tiis-tiis lang. Kaya natin to. Sa mga kapwa ko, OFW, magpakatatagpo tayong lahat. Wala tayong ibang sasandalan dito sa ibang bansa kundi sarili rin natin. Kung kaya mong kumita ng extra income sa iba, why not na hindi natin gawin? Take the opportunity, di ba? Ganito, ganyan lang talaga yung buhay. Huwag nang mag-inarte sa ngayon. Iba na yun. Iba na ngayon yung panahon, guys. Talagang iba yung panahon ngayon. Hindi lahat, hindi tayo forever dito sa ibang bansa, di ba? Ang sabi nga nila, may hangganan din ng bawat ano. Kaya, hanggat kaya pa magtrabaho, laban lang tayo ng laban. Kaya, ganito yung ano. Sa akin ah, hindi ako yung taong maraming arte. Maraming ano, kung ano-ano chuchururut-chururut sa katawan mo. Hindi. Mas priority ko, yung pamilya ko, kung paano ako makapagpundar. Yun lang, guys. Wala akong pakialam sa mga ibang tao. Ang pinapakialaman ko lang yung sarili ko. Yan. Balot tayo ng balot. Daldal ako ng daldal dito. So, daldal dito, daldal doon ako. Pero, guys, ito lang yung ano ko. Yung totoong nasa isip at puso ko. Hindi ako naano sa mga kapwa ko. Hindi. Tumatayo ako sa sariling dalawa kong paa. Kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko. Ngayon yun lang yun, guys. So, ngayon, guys, nakailang balot na rin ako. Pakita ko sa inyo, sa inyo mamaya pag nakatapos ako na isang layer. Ayan, magbalot pa rin. Pasensya na kayo, guys. Kung, ano, kung madaldal ako ngayong araw na to. Although, hindi ako sanay sa harap ng camera, pero I'm trying na mabigyan kayo ng maraming video. Sa lahat ng mga kaibigan ko, kakilala ko dito sa Middle East, lalo-lalo dito sa Saudi, mga kaibigan ko sa Facebook. Kung gusto nyo pong matuto ng mga, lalo-lalo yung mga nandito sa Middle East, sa Saudi Arabia, kasi marami rin eh. Marami rin. Kung gusto nyo matuto, guys, sa pagluluto, just comment me down below or message me in my inbox, my Facebook, kung paano lutuin ang pagkain dito, i-share ko po sa inyo yung mga nalalaman ko. Yan, wag po kayo mahiya. Sasagutin ko po yung mga katanungan nyo, mga kung paano magluto ng mga pagkain dito. Madali lang, guys, kung talagang interesado kang magluto-luto. Yan. Malapit ko nang matapos yung first layer ko. Papakita ko sa inyo, guys, mamaya. Kung natapos ko. Matagal kasi magbalot eh. Alam nyo, guys, sa isang garapon, half hour kong binabalot yan. Sa isang garapon na ganito, half hour kong ginagawa yan. Kung minsan, may pa-order ako ng mga 4-6. Kaya, parang itong kusina, itong dirty kitchen na to, kasi dito ako nagluluto, aabutin ako dito ng ilang oras. Na nakaupo, nagbabalot. Lalo na pagbultuhan yung mga pa-order ko. Marami talaga ako, guys. Next time, guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng malalaking kaldero. Sa malalaking kaldero talaga. Kasi pag minsan pag may mga nagpapa-order sa amin ng pagkain, isang buong kambing yan nalulutuin namin. Nagluluto ako ng isang buong kambing. Yan. Or kalahating kambing. Grini-grill ko. Marami rin kaming mga pagkain na ginagawa. Mga kamsa, mga laham, kambing, isda, mga biryani. Mga lahat ng pagkain. Wala kaming hindi ina-accept na order na hindi namin ginagawa. Lahat ginagawa namin, niluluto ko dito sa loob ng kusina ng amo ko. So, malapit na ako matapos, guys. Yan. Kung minsan kasi, hindi naman hindi maganda yung mga dahon. Kaya parang may punit-punit siya. Kaya mahirap magbalot kung may punit yung ano, yung dahon ng ubas, yung grape leaves.
hindi siya madaling balutin kung may butas-butas siya kasi siyempre ayaw mo rin pagkaluto mo lumabas na yung kanin, hindi naman maganda yun, magkalat sa loob ng kaldero yung kanin. Kasi alam nyo guys, yung Egyptian rice, yung rosemary, parang ano rin yan eh, parang glutinous rice. Yung parang bang ano siya, yung parang bang malambot siya pag naluto. Alam ng mga taga Middle East yan kung ano yung Egyptian rice. Yan, tapos na. Ay, meron pa mga dalawa or tatlo pa na mabalutin ko. Matatapos ko yung first layer. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya inilagay sa loob niyan. Yes. Ang kapit na guys. Pasensya na kayo. Na sa nga mga pala friend ko na hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel or like and share para ma-update kayo sa susunod na mga video ko. So I'll try my best na ma-satisfied kayo sa mga gagawin kong susunod na mga video ko na hindi naman nakakatulong sa mga kapwa ko AFW, lagi lalo na dito sa Middle East, yung mga pagkain nila. Yes, yan yung mga dapat na tutunan natin lahat kasi pag marunong kang magluto guys, gustong-gusto ka ng amo mo, sa totoo lang. Gustong-gusto ka ng amo mo dito guys, pag marunong kang magluto. Para bang ang ganda ng pakitungo nila sa'yo. Kung mayroon kang ano sa kanila, maganda yung pakitungan nila sa inyo kung marunong magluto. Tsaka hindi sila ano, hindi sila nagkukuripot. Kung marunong ka talagang magluto, ang ref punong-puno yan ng pagkain. Pero pag guys, pag hindi ka marunong magluto, siguraduhin mo, kuripot yung amo mo. Konti lang yung ilalagay yung pagkain sa ref. Yan guys, tapos ko na yung isang layer. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito siya ngayon. Yan, tingnan nyo na. Oh, ang ganda ng pagkakalagay ko, diba? Yan. So, guys, ito, pupunuhin ko to, ibabalot ko lahat ito pa, balot ko lahat yan. So, iluluto ko ito sa mamayang gabi, kasi mamayang gabi pa to. Iluluto ko to sa pressure cooker for 45 minutes to 50 minutes siguro, kasi malambot, napansin ko sa dahon malambot siya, madaling maluto. So guys, thank you for watching my video. Please like and subscribe and share. So, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo lahat kung ano yung mga tamang proseso ng paggawa ng filling ng mga tong ganito. Mga ganyan. Ipapakita ko sa inyo guys. So, maraming salamat guys and God bless you all. Bye-bye.